Hello guys, magandang hapon. So, katapos ko lang magdilig dito sa farm, dun sa may block. Yan, dito po sa block na grapes, yung muscat blue. Yun, bali, yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung nangyari dun sa isang, ano ko, isang tanim, yung bagong tanim na 2 months old na grapes. Bali, yan po siya. Na tamaan ng stem borer na uod. Yun, so sayang yung ano niya, yung tubo niya, kasi ang ganda-ganda pa naman, primary buds yung tumubo eh, kaya sayang. So ang gagawin ko doon, ikakat ko ulit siya, ikakulin ko po yung pruning shear. Yan, so yun, bali ang gagawin natin doon, puputulin ulit natin yun. Kasi ang kinain yung tumubong primary bud, eh yun yung mahalaga eh, sayang to. Bali pangalawang beses na po siyang kinain ng stem borer, kaya naputol yung growing tip niya. So sayang po yun, kung sakali, sayang yung araw na laki niya. Yan, ito po siya guys, tignan po ninyo. Yan, bali ito na po yung isang ano ko, tanim na 2 months old. 2 months old po siya. Yan, nakat po siya. Kinat ko po siya kasi yung noon na stem borer ulit. Yan o, ito po yung uod o. Yung uod na tumira. Yan po yung uod na tumira. Dito, ang tinira po niya ay ito. Yan, primary buds pong tumubo dyan. Sayang, ganda-ganda pa naman o. Problema, yun bali, di ba ano po siya tawag doon, nalanta. Yan, ganito po yung nangyari doon, kaya po siya tinawag na stem borer. Yan no, butas po yung sa may ano po yung unahan. Yan po yung ginagawa ng mga stem borer, kaya kailangan talaga nating mag regular spray. Hindi ko kasi na-sprayan kahapon eh, kaya yun, kung na-sprayan ko lang sana, bali yun, bali 2 times a week rin po ako nag-spray. Yun, schedule ko po kahapon sana eh, kaso may pinuntahan po tayo. Anyway, yun, kaya kailangan po nating mag-spray regular. Kung mamismo man yung isang araw, yun, may mga epekto po yun. Ano, visit na uod to. Kasi kung sakali to after 1 week, mataas na sana siya, hanggang dito na sana yan. Yan, tataas siya ng 1 foot. Problema, ganyan ulit na putol, mapuputol po siya. Madidelay po yan ng halos 2 weeks kasi magre-recover ulit. Pero may mga tumutubo naman, may pumuputok na primary buds. Yan, pwede pa yan na puputok. Ito naman pumuputok na. Kaya nag-aano ako kung saan ko puputulin. Siguro dito na lang rin sa may taas. Dito po tayo magka-cut sa isang primary bud. Dito po. Ay, wala na rin. Pangit yung primary bud doon. Lubog. Lubog po yung primary bud doon, kaya hindi po tayo diyan magka-cut. Dito na lang po tayo magka-cut. Diyan po. Yun, sana lagi spray tayo. Gaya po na ito. Yan, pag ito po kinain ng stem borer din, ganun din yung mangyayari. May mga ganun mangyayari dito eh. Tignan po ninyo yung iba. Yan, ganyan po. Kinain rin yan ng stem borer. Yung pinaka shoot niya sa taas, kaya kinat ko na lang siya. Yun, inihintay po nating tutubo yun para magkaroon siya ng panibagong growing tip. Yan, maraming na ganun eh, kaya sayang. Kahit ito, yan, kung pansin nyo, wala na po siyang growing tip kasi nga kinain ng stem borer. Yan, cut na lang ulit natin to. So papatubuin po natin yung buds na yan, yung primary buds na yan na maliit.
Kaya ang gagawin natin, patayin na natin yung insekto yun. Loko ko yun. Ika baka makawala. Yan, titirisin na natin guys. Yan, wag po tayong maawa. Patayin na po yan. Yan guys, so kung nakita nyo, mag-isa lang nya. Pero ang laki yung epekto sa tanim natin. Hindi nakita lang mga manok, sayang. So yun, kakat na po natin siya. Dito natin siya ikakat. Yan. So, di ba? Sayang ulit 'yun, guys. Sayang. Ayun oh. Kinain yung buds. Visit na uod. Ayun guys, so nakita po ninyo yung isang epekto ng pag-spray ay ng hindi pag-spray ng insecticide. May ano po yun, may bad effect. Kaya ayun, kailangan po natin mag regular spray para hindi po tamaan yung mga ubas natin, lalo yung mga bagong tanim. Yun ang pinaka importante, kasi kailangan natin i-produce yung magandang fruiting, eh magandang growing tip po nya. Ayan. So bali ay ano nga pala, teaser po, baka gusto nyo makita yung ano po, tinatlagong variety. Yan, so yung makakahula po, bibigyan po natin ng cuttings. Yan, red cardinal cuttings. Ah, yung makakahula po. Yan, tignan po ninyo. Pero yung mga nakakaalam, sana wag na pong, yung mga ano dyan, yung mga expert. Yan, si Sir Eric Sakdalan sa Bataan. Sir, huwag ka nang mag-comment ha, please. Yan, so tignan po ninyo guys. Yan guys, ito po yung tinatago po nating variety. Yan, sa wakas na munga po siya. Pero iisang bunga lang siya kasi nung tag-ulan, medyo napahirapan po siya. Kaya yun, hindi po siya masyadong productive. Anyway, yung importante buhay po siya. Yan, o, yan po yung sanga niya. Maganda po yung sanga niya ngayon kasi nagre-recover na. Yan. Sayang yung mga ibang kasama niya kasi namatay. Kung makikita po ninyo yan, o, walang mga tanim. Dating may mga tanim yan na kaparehas niya, namatay po sila noong tag-ulan kasi sobrang lakas ng ulan nun. Tagal-tagal, dire-diretso dalawang buwan, kaya masyado napahirapan. Yun, kaya nagtanim-tanim lang ulit ako ngayon. Kaya yun, o, makita nyo may mga bagong tubo. Ayan, mga namatay po yan noong tag-ulan. So yun guys, yung makakahula po nito ay bibigyan po natin ng fresh cut ng red cardinal. Siguro mga 25 pieces. 25 pieces na red cardinal. Yun. So bali pa-like and subscribe po sa... Ay yun, yun nga pala, bali ang pag-commentan nyo ay doon sa comment section ng YouTube, doon dito sa video na to. And guys, comment po ninyo yung variety, dapat isa lang, huwag pong padoble-doble at saka pa iba-iba. Yan. So yun guys, bali pa like and subscribe na lang po dun sa channel po natin. Yan, pa-share na rin po yung video na to para malaman rin yung mga ibang kasama natin yung mga bad effect pag hindi mag-spray. So yun guys, bali sign out na po ako. Salamat po sa panonood.